So yun, car vlog ulit ngayong araw. At ngayon naman ay ang video ito ay tungkol sa pros and cons ng Honda Brio 2019. Ito yung mga napansin ko bilang isang owner at experience ko rin habang ginagamit itong sasakyan na ito. Ito ang Honda Brio 2019 pros and cons. Let's go! Okay, uunahin ko yung pros o yung mga magagandang katangian ni Brio na nakita ko, na napansin ko. Unang-una, syempre, maganda o maporma, maganda yung design. Marami kasing nagsasabi, kahit hindi yung mga Brio owner, na maporma nga daw tong Brio. Kasi yung design kasi nito, maangas siya. Ito yung tipo ng sasakyan na kapag pinark, lilingon ka after mo mapark. Tsaka konting accessories lang nito, talagang maporma na siya. Lagyan lang ng konting garnish at tsaka ibang accessories, maangas na. Pangalawa, syempre yung makina. Lalo na tong manual, kontrolado ko yung behavior ng sasakyan. Magbaba ng gear, saglit lang. Sa mga overtaking, malakas humatak. At ang pangatlo, fuel efficient, matipid siya sa gas. Dahil na rin maliit yung makina niya, talagang matipid siya sa gas. Lalo na kung yung pagdadrive ay hindi yung mabigat yung paa sa gas. Malakas kasing gumastos ng gas kapag todo-todo yung tapak sa gas. Pag yung mga takbong pogi lang, yan, napakatipid ng Brio. Lalo na sa mga long distance, mga long ride. Diyan ko nararamdaman na yung tipid ng sasakyan na to. At pang-apat, komportable dito sa loob. Kahit na malayo yung pagmamaneho, hindi ako nagkakaroon ng problema. Yung mga sakay ko naman, hindi naman nagreklamo na nahihirapan sila. Dito naman sa driver's seat, ako hinahanap ko lang yung kung saan yung komportable ako. Yung medyo inusod ko pa atras yung upuan, tapos medyo in-incline ko para saktong-sakto ako. At ang panglima, yung aircon. Mabilis siya lumamig. Kahit tanghaling tapat, pagkabukas ng aircon, saglit lang, malamig na agad. At ang pang-anim, madali siya i-drive. Nung kinuha namin tong Brio, hindi talaga ako marunong mag-drive. Ang alam ko lang, yung mga basic, kasi marunong naman akong mag-drive ng motor na may clutch. So doon ko na lang binase yung mga bitawan ng clutch at pagdadagdag ng gear, pagbabawas, ginaya ko na lang sa motor. So ganun lang din siya. Hindi ako nagkaroon ng problema dito kahit ito yung first time ko na mag-drive ng four wheels. Although nakakapag-drive ako ng four wheels, pero ano lang eh, sa parking lang. Dito talaga ako natuto. At ang pang-pito niya, dahil sa malaki yung mga bintana nito, wala siyang blind spot. Malalaki kasi yung bintana niya, kaya kitang-kita. Lalo dito sa unahan. Sa gilid, ayan, malalaki yung bintana. Maliit na sasakyan, pero malalaki yung bintana. Itong pang-walo niya, maluwag yung legroom at headroom. Hindi masikip. Maganda kasi yung design ng upuan niya. Medyo pa-incline. Kaya maluwang yung headroom at legroom. At ang pang-siyam, para sa akin, mahalaga na may third brake light ang sasakyan, lalo na kung maliliit. Kapag may third brake light ang sasakyan at kapag traffic, tapos nagkataon na malaking sasakyan o yung mga truck ang nasa likuran, mas magandang may third brake light para mas nakikita na mayroong sasakyan. Ayan, importante ang third brake light. At ang pang-sampo, ito sa security to eh. Ang Brio ay equipped na siya ng eye mobilizer. Ito yung pag tinanggal yung susi, naglalak yung manibela. Tapos yung pedal, naglalak din sa security yun ng kotse. At ang panglabing isa, ito yung last na nakita ko eh. Meron siyang ABS, anti-lock braking system. Ito yung sa preno. Importante din na may ABS ang sasakyan, lalo na kung malambot yung mga pedal. Ito kasi yung magkocontrol ng preno kapag biglang natapakan para hindi mag-lock yung gulong. Kasi kapag walang ABS, tapos bigla yung tapak ng preno, ang tendency ng sasakyan, gegewang kasi maglalock yung gulong. Pero kapag may ABS, kontrolado ni ABS yung pag-distribute ng preno sa mga gulong. Hindi ko lang sure kung lahat ba ng gulong nito ay may ABS. Kasi yung likurang gulong nito, drum brake, yung unahan lang yung disc brake. Hindi ko lang sure kung lahat ba
equipped ng ABS. O yun yung 11 na pros na napansin ko. Ngayon naman na yung cons. Ang una, meron siyang delay sa gas acceleration. Slight delay lang naman, pero kapag nakatigil kasi, tinatapak-tapakan ko. Parang nararamdaman ko yung may delay. Siguro ganun talaga kapag wired yung connection. Pero kapag nagtadrive naman, hindi na siya masyadong mararamdaman. Kasi mabilis naman pumick up yung makina. At ang pangalawa, wala siyang built-in camera at backup sensor. Sa tingin ko, kaya wala to. Kasi budget car lang si Brio. Kung idadagdag tong mga feature na to, siguro magmamahal siya. Tataas yung price. Kumbaga, cost cutting yung ginawa ni Honda para maging budget car ang Brio. Pangatlo, wala siyang fog diffuser. Ito yung kulay red na line na nasa windshield. Ginagamit kasi yon kapag nagkakaroon ng hamog yung salamin. At ang pang-apat, ang mga bumbilya nito ay bulb. O mas maganda sana kung LED na yung mga bumbilya. Pero ang kagandahan lang nun, alam ko kasi mas matibay yung bulb kaysa LED. Ang problema lang sa bulb, kapag nabasa o nag-moist, mabilis siyang mapundi. Kasi yung mga LED, meron ng mga water resistant na nabibiling ganyan. Pero mas tumatagal talaga yung bulb kaysa sa LED. At ang panghuli, ayan, yung pakinig na pakinig yung ingay sa labas. Isa na rin yun sa resulta ng pagiging budget car nito. Siguro tinipid yung insulation. Pero lahat naman ng mga cons nito ay minimal lang. At yung iba, pwede namang idagdag. Pwede namang ipa-install yan. Yung mga bumbilya, pwede namang ipa-upgrade. Lahat naman ng sasakyan ay may pros at may cons. Depende sa tumitingin at depende sa gumagamit. Pero sinisigurado ko na ang sasakyan ay maganda sa mata ng may-ari. Siyempre, kahit ako may-ari ako, maganda yung sasakyan ko. So, yun pa lang yung napansin kong pros and cons nito. Pwedeng mawala yung cons na to kapag merong budget at ipapadagdag, kung mag-upgrade. Shoutout nga pala kay News Moto na nakapansin o owner's review ko ng Honda Brio. Maraming salamat po at napansin nyo ang aking video. Si News Moto nga pala ay YouTube channel na nagfe-feature ng mga karera ng mga motor. Nagdo-document sila ng mga karera. Shoutout din kay Jeff Valdivia. Isa din siyang Brio owner. CVT yun sa kanya. Nakilala ko siya sa isang FB page ng Honda Brio. Shoutout sa'yo, Jeff. So yun lang. At ang lahat naman ng mga napansin kong pros and cons na to ay base lang sa sarili kong opinion. Pagdating sa ibang tao, iba-iba naman ng pananaw. So yun lang. Hanggang sa muli. Peace! Line, escape, while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. Waiting and always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.